Gium-um ni Lisa Marcos o BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Anong sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo, ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez, sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis niyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente, king ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibiliin ko lahat ng tao ng pera. E pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang poking ina, walang buboto sa'yo. Senador man, vice president man, walang buboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao, pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi, magnanakaw. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification ng congressman.
1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may ME din ako. May ME ako sa DepEd, may ME ako sa OVP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo, ng kuha. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts, lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak. Lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan, yung taong bayan na pinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang, okay na mi, anad naman mi, ana. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Buti na nga lang, abogado si Terni Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalakpa kami because of Congresswoman Cardema. Ayan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya.